Si Padre Pio, he's very known for the Rosary, for the Confession, sa kanyang devotion kay Blessed Mother Mary, at saka sa Mass. So, anong connection nun sa akin? So, yung Holy Rosary, lagi ko siyang pinipray. Kaya meron akong laging dala na Holy Rosary. Lagi ko siyang sinusuot even before I sleep. Kasi ang sabi nga ni Padre Pio, hold on tightly to the Rosary. The Rosary is the weapon for these times. Tapos yung sa confession, alam natin na si Padre Pio is very well known na ang haba-haba ng pila niya pag may nagko-confession sa kanya. At saka alam din niya agad ang mga kasalanan ng tao, ganun siya katindi. So nung sa akin naman, ang laki ng impact when I go to confession regularly, not only just once a month, natututo na rin akong, kunyari wala pang 1 month, pero I feel na I have to go, hahanap na po talaga ako ng pare at saka ng simbahang saan na pwede mag-confession. Kasi ang sabi ni Padre Pio, confession is the soul's bath. You must go at least once a week. I do not want souls to stay away from confession more than a week. Even a clean and unoccupied room gathers dust. Return after a week and you will see that it needs dusting again. So ibig sabihin nun, kahit 1 week, meron pa rin at merong dumi. Kaya kailangan mag-clean po tayo. Tapos, ang third one is yung sa Blessed Virgin Mary. Ang sabi niya, love the Blessed Virgin and help others to love her. Kaya nga, lagi kong sinusot yung Miraculous Medal. And if you will know also kung gano'n siya katindi ang kanyang mga conversions na gagawa sa mga tao, even years before, kaya laging siyang suotin. At yung pinakahuli is something to do with the Holy Mass. Si Padre Pio, matindi siya mag-misa. Inaabot minsan siya ng 3 hours or so. So, kasi sobrang love na love niya ang Diyos. So, anong connection nun sa akin? Actually, noong sometime in March, years ago, I went to Santo Tomas, Batangas. And then, namangha ako doon. Meron lang akong sinabi sa Diyos na, alam mo, Lord, more than a year na binigay sa akin ng sister ko ang belo. And sabi ko, hindi ko alam kung kailan ko siya susuotin. At saka natatakot ako. But then, I decided to wear the veil on that day. Pagka-uwi ko from Batangas. And I think that was an anticipated Saturday Mass. Noong panahon na yon, ng Padre Pio, nakatakip pa yung retablo ng white. So hindi pa natin alam kung anong itsura niya. And when I entered the church, it was my first time to wear my veil. Noong nakita ko na binaba na nila yung white, at in-uncover na nila yung hitsura ng altar, I was really shocked. Because I think that was the answer, that I really have to wear a veil. Because the retablo is brown, and meron siyang streaks of gold. And my veil was brown. Kaya sabi ko, that's the time na sinuot ko na yung veil. Na hindi ako natatakot, although nandun lagi ako sa likod. So, ano ang sa mga taong they want to know more about Padre Pio, dun sa mga taong it's their first time, what can they do? Simple lang. You don't have to be sobrang religioso or something. I started knowing Padre Pio through a friend. Kasi siya nagsabi, "Uy, tita, manood ka ng movie na to." That was about several years ago. And upon watching the movie, madaming tumama sa akin. So, simple lang, by just watching the movie, kung gusto nyo, madami yan sa YouTube, panoodin nyo lang. Or, kung gusto nyo naman, pwede din as you walk, papunta sa simbahan. Ang ganda-ganda ng simbahan natin. And if you're going sa abroad, diba they have stained glass? They have many things inside the church that will make you mangha
and will tell you what to do. Pagpasok mo dito sa Padre Pio, anong unang mapapansin mo? Makikita mo sa labas yung cross. Makikita mo si Padre Pio beside the cross. So iisipin mo na, wow, crucified Jesus. When you enter, meron sa kaliwa, nandun yung confessional box. Bakit ba ako kailangan mag-confessal? So you have to learn. You have to know how to confess kaya may confession guide. Pag tingin mo dito sa ating simbahan, may makikita kang mga post-it. Bakit 12 the post-it? Ano ibig sabihin ng 12? Bakit may mga stained glass? Ano yung mga pictures dun sa stained glass? Ang ganda-ganda nila. Not only dun sa mga apostoles na mga stained glass, pati kay Padre Pio, hindi ba kayo nagtataka? Sino yung mga taong yun? Bakit may bata? Bakit may mga ibang tao doon? Ano kayang kwento behind those art? So, with all those things, pwede ka na mag-isip. Tapos, tanong nyo kay Father. Joke only. Pero ang sabihin ko, when you are looking for answers, you will, it's a journey that the Lord will help you answer it. What Padre Pio said about the Holy Rosary is, hold on tightly to the rosary. The rosary is the weapon for these times. So si Padre Pio prays the rosary 5 times, the buo. So parang 5 decades times 5, parang 25 decades. Pero meron din mga nagsasabi, umaabot siya ng mga 40 to 50 rosaries a day. So kaya ba natin yun? Ewan ko. Pero pag, if you're going to do the math, if one rosary is about 15 minutes, let's say you do 4 rosaries, sa panahon natin kasi 4 rosaries na tayo, 4 mysteries, so that's about an hour. So are you willing to spare 1 hour a day for to pray the rosary? Kasi yun lang ang kailangan natin ngayon sa panahon na to. So weapon siya. Tapos about the Blessed Virgin. Love the Blessed Virgin and help others to love her. Si Padre Pio, love na si Jesus. Eh, sino ba yung love ni Jesus? Mami niya. So, kung mahal niyo si Padre Pio, mamahalin niyo din ang mami niya.